Good morning guys, my name is Joseph Ramirez and welcome to my YouTube channel. So first of all, I just wanna say thank you sa lahat na nag-subscribe sa ating YouTube channel because finally, so na-reach na natin yung requirements ni YouTube na 1,000 subscribers and yung ating watch hours din. So and because of that, so ipiprepare ko din or I'm gonna show you yung isa din sa mga favorite na piniprepare ko not only for my family but also sa mga friends, which is yung version ko ng pork kare-kare. So sana magustuhan nyo at mapanood nyo yung whole video. Terima kasih. Guys, yung mga ingredients natin ng ating pork kare-kare. So, of course, bawang sibuyas, yung ating annatto seed or atsuete na i-dissolve natin mamaya sa hot water. So, ito yung gagawin nating pangkulay. And then, yung ating rice flour. So, i-dissolve din natin siya mamaya sa water. Ito naman yung magsisilbi na pampalapot din natin. And then, yung ating gulay, na isa sa mga gulay natin, itong sitaw or string beans. And then yung ating eggplant, and then yung ating petchay, and then of course yung panahog natin na pork, and then pepper, and then yung ating peanut butter, so any brand will do. And then itong ating mamasitas kare-kare mix, so kung newbie ka pa lang sa pagluluto ng kare-kare, so just to make sure, pwede kang gumamit na to na pampalasa. And then yung also, hindi tayo makakapag-isa kung wala tayong mantika. So yan lang guys yung mga ingredients natin. So first natin na gagawin is i-blanch natin yung ating gulay. So unahin muna natin yung talong and sitaw. So ayan. So ginagawa natin itong pag-blanch natin. So kasi minsan, di ba, pag nagigisa ka, merong mga dishes na masusunog na yung sauce pero yung gulay is hindi pa siya luto or hindi pa siya, or hilaw pa. So ayan. So lagay lang natin yan. Sitaw, and then yung talong. Samahan natin yan. And then, pwede na rin natin lagyan ng konting salt. Ayan. So, i-blanch lang natin siya for like 8 to 10 minutes, and then i-set aside natin siya later. So, bago tayo mag-isa, so yung pinagamitan natin kanina na pinag-blanch natin ng gulay, so, pwede natin yung tubig is gamitin natin dito sa pag-dissolve ng or pag-luto nitong ating annatto seeds or atsuete. And later, sasalain natin siya. And then next, yung ating rice flour. Nagagamitin natin sa palapot. So, ayan. Dissolve ko lang siya. And next, mag-isa naman na tayo. So next natin gagawin is prepare na natin yung ating sauce. So una, igisa natin ang ating bawang. Ayan. Ay, nalag-lag. Ayan, sibuyas. Ang gawin na natin. So gisa-gisa lang natin siya. And then next na yung ating so madali siya mag-golden brown. Siguro dahil na ito mantika, so lagay na natin yung sibuyas. Ayan, lutuin lang natin yan hanggang sa, ayan, mag-golden brown siya. So next naman natin ilalagay itong ating, I forgot to mention earlier na kasama itong ating alamang. So this is a homemade bagong alamang from my workmate. So pwede natin siyang lagyan ng dalawa kutsara. And the rest is pwede gagawin na natin siya na sauce. So ayan. So next, yung ating pork. So pinakuluan ko na kasi siya kanina ng like 15 to 20 minutes with the salt and pepper. So ayan. So papakuluan lang natin siya ulit ng mga 10 minutes. And then, ilagay ko na rin yung ating black pepper.
So it's up to you kung dadagdagan mo pa ng salt. So, pero mamaya na lang natin siya lagyan ng salt. So cover lang natin siya for 10 to 15 minutes bago natin lagay yung ating aswete. So after natin na matakpan ng 10 minutes, so lagay na natin itong ating aswete. Yun yung magiging kulay natin later. And then pwede na rin natin i-add yung ating pork broth kanina. So takpan lang natin siya uli bago natin ilagay yung ating peanut butter. So after natin mapakuluan ng mga 10 to 15 minutes yung ating pork, so pwede na natin ilagay yung ating peanut butter. So it depends on you kung gaano karami. So usually ako nilalagay ko is 3 kutsara. And then pwede na rin natin ilagay yung ating rice flour, yung dinisolve natin na rice flour na pampalapot. And then next, yung ating kari-kari mix. So halu-haluin lang natin siya. And then i-cover natin. So now that malapot na yung ating sauce ng kare-kare, so unahin natin itong yung pechay natin kasi na-blanch naman na kanina yung dalawang gulay natin. So madali lang siyang maluto. Lagay. And then, maganyan lang natin siya. And then next yung ating sitaw. Haluin ko muna. And last na nilalagay natin yung kaninang yung ating eggplant or talong. So ayan guys, luto na yung ating kare-kare. So siguro pakuluan lang natin siya ng mga 5 minutes para mag-incorporate lahat ng lasa. And then yun, pwede na natin siyang i-serve. So ayun guys, tapos na yung ating luto na yung ating yung aking pork kare-kare. So let's try na yung lasa niya. So as you can see, medyo yun nga, hindi lusak yung gulay kasi binlunch natin siya kanina, and the fork is okay na. And then yung sauce, let's try. Oh my gosh. This is really insane. The taste is so good. Ma-creamy, I don't know, yung peanut butter sauce niya talagang lasang-lasa, and perfect siya dun sa ating bagoong and hot rice. So sana nagustuhan niyo yung version ko ng pagluluto ko ng pork kare-kare. At kung may time kayo, sabi ko nga na magluto, i-try niyo din. And thank you for watching the whole video. Terima kasih.